Marami sa mga boksingero sa panahon ngayon ang ginagawa ng showbiz ang boxing. Karamihan sa mga world champion ngayon ay namimili na ng makakalaban nila at umiiwas sa mga laban na posibleng mahirapan sila. Pacquiao is not fighting this year. Right. And Pacquiao, again, you know, a man who is going to do what Henry Armstrong did, fight simultaneously in three different weight divisions. Ang iba ay pumipili ng mas mahihinang kalaban para lamang maingatan ang kanilang magandang record at ang iba naman ay pumipili ng makakalaban base sa bentahe nito sa mga tao. Wala pa rin pake ang mga ito kung tawagin silang takot basta ang mahalaga sa kanila ay maisalba ang kanilang record at kumita ng malaki. Bibihira na lamang ang mga taong warrior sa ring ngayon. Yung tipong handang labanan ang pinakamalalakas sa kanyang division para patunayan na siya talaga ang hari ng boxing. Isa na dyan ang Pinoy boxing legend na si Manny Pacquiao. Na sa kabila ng edad nito ay mas pinipili niyang labanan ang mas malalakas at mas batang kampiyon sa kanyang division. Ang iba pa sa kanyang mga nakakalaban ay mas bata pa ng 10 taon sa kanya at nasa kasalukuyang prime pa nila. Ano nga ba ang mga dahilan kung bakit mas pinipili ni Manny Pacquiao na lumaban sa mga mas malalakas at mas bata sa kanya? Kilala si Manny Pacquiao na exciting fighter kaya marami ang sumusubaybay sa laban nito sa buong mundo. Mula sa flyweight division ay umakyat ito ng timbang at lahat ng hari sa dinaanan niyang division ay isa-isa niyang pinaluhod. Kabilang na dyan ang mga Mexican legends na sina Marco Antonio Barrera at Eric Morales na naghari noon sa super featherweight division. Nakarating si Pacman sa super welterweight division at binugbog ang mas malaking kampiyon na si Antonio Margarito at dito siya naging 8th division world champion. Naging kauna-unahan at nag-iisang 8th division world champion si Manny Pacquiao sa kasaysayan ng boxing. Pero tulad ng maraming boksingero ay dumanas din ng matinding talo si Manny Pacquiao kontra sa karibal nito sa boxing na si Juan Manuel Marquez. Dahil sa knockout loss na ito ni Pacquiao ay marami ang nagduda kung makakabalik pa ba sa boxing ang Noe pound for pound king na si Manny Pacquiao. Magmula noon ay mas pinili na ni Pacquiao na labanan ang mga kampiyon na nasa kanilang prime para na din patunayan sa lahat ng nagdududa sa kanya na may ibubuga pa siya sa boxing. Naipanalo ni Pacman ang kanyang huling tatlong laban at muling naging welterweight champion matapos niyang talunin ang mga mas bata sa kanya na sina Brandon Rios na napaiyak pa niya dahil nabaliwala lang ang kanyang paghihirap sa training dahil hindi man lang niya nagawang makatama kay Manny Pacquiao. Obviously visibly upset but a really stand-up guy to give us the interview, Brandon Rios. Naipanalo niya din ang rematch kontra kay Bradley at tinalo ang isa pang mas bata ng 5 taon sa kanya na si Chris Algieri. Mula 2015 matapos matalo sa isang controversial na decision kontra kay Floyd Mayweather Jr. ay tuloy-tuloy pa din ang paglaban ni Manny Pacquiao sa mga mas batang boksingero. Mas pinili ni Pacman na labanan ang mga ito dahil gusto niyang bigyan ng magandang laban ang kanyang mga tagahanga at patunayan na din sa lahat na sa kabila ng edad niya na pangretiro na ay nagagawa pa din niyang talunin ang mga mas bata sa kanya.